Hi guys, this I'm having bún cha, and it is 45,000 Vietnamese dong, which is like how much? 98 pesos, and that's around 60 baht. First meal in Hanoi, it's bún cha. Hi guys, this Nida. Ano ba 'yan? Nidahan pa sa ipin ka. Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, nandito tayo sa Hanoi, Vietnam, and ang ginagawa natin dito. Wala, pumunta lang talaga tayo dito para maglibot, ganyan. Kaso nga hindi nakasama yung kaibigan ko kasi nilalagnat. Char! Ngayon, naghahanap ako ng makakain kasi katatapos ko lang kumain ng lunch. Pero gusto ko ng dessert or something. Tapos guys, trivia. Yung main mode of transportation nila dito ay motorcycle. Puro sila nakamotor. So kapag di ka marunong tumawid, wala, deads ka dito. Just could I. So ngayon, bibili na lang ako ng shake dito. Ngayon, nagbibenta siya ng shake. Bibili muna ako kasi nagugutom ako. Di pa ako satisfied sa kinain ko. Yung kinain ko, ang mura lang, 99 pesos. Tapos, sobrang dami na niyong binigay. Hindi ko naman naubos lahat. Kasi yung iba hindi masarap, pero yung iba sobrang sarap talaga. So, definitely must try bún cha here in Hanoi, Vietnam. Pero mahal yung ano nila guys, yung smoothie nila, 40,000. 40,000, which is like around 87 pesos. Well, yeah, mahal. Kasi strawberry lang yung binili ko, kasi gusto ko lang strawberry. Okay, so ayan, nandito tayo ngayon sa Vietnam Military History Museum, and yung bayad ay 40,000 Vietnamese dong, which is like around 85 or 87 pesos. Ngayon, iikutin na natin siya.
Walo prison. So dito nila dati nilalagay yung mga, basta parang old prison siya. Sobrang brutal lang mga parusa nila sa mga prisoners nila dito. Tapos ayun, grabe pala sa loob talaga nung kinakita nila kung gaano ka brutal yung mga ginagawa nila. My God, hindi mo talaga kakayanin. Also, papunta dito yung ano, yung may nag-alok sa akin na parang tuktok siya. Tapos sabi niya 250,000 Vietnamese dong. Hello, mahigit 500 piso yon. Tapos sabi ko na lang, maghahanap na lang ako ng Grab. Pagkatingin ko sa Grab, 27,000 lang, which is like around 70,000, ay 70 pesos. Diyos ko, ako pa ba yung aartihan mo eh? Ay, sanay ako sa tawaran. Tapos ayun, naghanap na, may nalag-offer na lang sa akin na isang ano, parang nagmomotor. Tapos sabi niya 50-50 going to Kualo. Sabi ko, ay tigil-tigilan mo, kawala akong pera, 50,000. Sabi ko sa kanya, 20. Uy, umavail siya ng 20. So inavail ko na yung 20. 20,000 Vietnamese dong is around 50 pesos sa atin. So avail ko na kasi medyo malayo siya, mga 1.5 kilometers. Kahit tamad-tamad na ako maglakad kasi dami pang gustong puntahan. So ayun lang naman siguro yung update ko. Tapos ang dami pang gustong puntahan ng museum. Parang about lahat siya sa war. Kasi yung alam nyo nga, yung Vietnam nga eh, parang maraming napagkaanan na war, ganyang kineso. Tapos lagi akong gustong sagasaan ng mga motorsiklo dito. Kala mo naman, o eh baka kasi nagpa-vlog ako sa gitna ng daan. Char! Nandito na tayo sa Juan Diem Lake. Ayan. Sabi daw nila, nabasa ko sa internet, marami daw mga ano dyan, mga pagong na lumilitaw na lang bigla, ganyan. Tapos meron siyang parang maliit na temple or kung ano man tawag dyan, pagoda ba yan or something doon sa gitna. Sobrang cute. Ewan ko, paano ko malalaman kung ano yun kung wala naman silang parang nakalagay na sign? O baka naman nandun pa sa gitna. Hi! Ay, ano yun? Hala, ang cute. Parang place nila to ano, to play, ganyan. Ang dami nagsiskateboard and everything. Tapos di ko alam kung sino yun. Puntahan ko pa ba? Huwag na. Maglalakad na. Kasi may pupuntahan ako dun, may isang malaking temple. Temple of Emerald Kineme. Tignan natin kung ano. Hindi ko kasi maalala kung ano yung pangalan. Suffer vlog ang ako dito kasi alam mo naman, wala tayong kasama. Go, iiwan tayo. Pati ba naman sa pagkakaibigan, iiwan tayo. Char! Hoy, ang ganda ng flowers! Hoy. Tsaka ang romantic dito guys, isipin mo, kayo yung dalawa ng jowa mo. Kaso ba't parang pang tatlo siya? Hoy! Huwag ganon! Sure! So ayun, kung alam gagawin ko ngayon, para lang siyang ano, Burnham Park, ganon. Pero ah, biglang umiinit, nang lamig-lamig kanina, promise. Tapos biglang umiinit ngayon, ewan ko ba. Tapos ang dami-dami yung nagsushoot dito, parang filming location yata talaga siya ng mara... Oh, taray! Taray ni ate girl! Debo mo? Wow! Debo ni te! Wow, ang gana! Eto, hindi ko alam.
Ano kaya to? Pero ang ganda, oh. Wow. Ayun, sobrang takot lang kasi ako magkaroon ng ano ng COVID-19 kaya more lagay ako nito. Syempre, alisin ko muna ngayon para marinig niyo naman ako na maayos. Ayun, pupunta ako dun. Tama ba itong pupuntahan ko? Sige na, susundan ko na lang yung mga turista. Wala naman. Grabe, kinakausap nila ako ng Vietnamese. Mukha ba akong Vietnamese? Kahit saan basta Southeast Asia puntahan ko, kausapin nila ako sa language nila. Ganun ba kami magkakamukha? Well, oo, parang ganun lang. Okay, I stand corrected. It's actually Temple of Jade Mountain. Jade... what? Anyway, ayun. Pag adult ka, 30,000 Vietnamese dong. Pero pag student, 15,000 lang. Siyempre, pinakita ko yung chula ID ko. Tapos, in-avail naman niya. G lang daw siya na ano yung student ID ko ay from chula. Tapos, okay lang daw sa kanya. Tapos, ayun, 15,000 Vietnamese dong yung binayad ko. Yay! Mali pala yung pinupuntahan ko, no? Ay, naku talaga. Ewan ko na lang. Gusto ko na lang kumain, please lang. Yun na yung gusto kong gawin ngayon, kumain. Pero in fairness, ganda dito, ba? Presko talaga siya. Hindi talaga siya mainit. Can I just say? Siguro yung kanina kasi parang mga 1 PM yan or mga 2 PM. Kaya medyo umiinit. Tapos ngayon parang pumapresko na bigla. So parang nakakatawa talaga. Hindi ko rin in-expect na malamig sa Hanoi. Ewan ko, kasi parang naririnig-rinig ko mainit talaga sa buong Vietnam. Yun pala, hindi naman. Sa Ho Chi Minh lang pala mainit. So ayun, nasa rabay pinupuntahan ko. Liligaw na ako, masasagasaan at lahat-lahat. Teka, nakikita ko na yata. Oh my God! Wait, so guys, ayun na nga, pinunta ko talaga to rito kasi sabi daw nila sa akin, ito daw talaga yung isa sa mga famous attractions dito sa Hanoi, Vietnam. Kaya naman talaga kahit malayo, dinayo ko talaga siya. Wait, oh my God!